Babalik po tayo sa ating paksa. Ito po yung maghanda sa dahil ng Panginoon. Alam naman natin, si Juan Bautista ay tinubo sa unahan ng ating Panginoon para umanap ng isang katungkulan. Gaya ng nasulat sa 40th verse ng Isaias, na siya ay magsusubo sa unahan yung sumisigaw sa ilan. Ito po sa ano kaya sinagawa ni Juan ang paghahanda sa daan ng Panginoon? Sa Marcos, unong gabes, kaya ito nabasa ng ating teksto kanina. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo na anak ng Diyos. Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, sa 40th verse po ng Isaias na magbabasa, narito, sinusubo ang aking subok sa unahan ng iyong mukha na maghahanda ng iyong daan. Ang hilig ng isang sumisigaw sa ilan, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga langis. Ano po ang magbibig sa pangalap sila? Paano sinagawa o ginawa ni Juan Bautista ang kanyang katungkulan gaya ng pagkasulat sa mga propeta na ihanda ang daan ang wika ng ating Panginoon? Yung pagdating ng Manlobos o yung pagdating ng Mesiyas. Sa pamamagitan ng paghahayag ng wika, kanyang sinahayag, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Yung dinig na sumisigaw sa ilan ang wika, yung nangangarap sa ilan, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At uwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ihanda o ihanda ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangarap. Ano yung kanyang itinangarap ng mga panahong yaon? Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. At kinakailangan maging kaya at handa ang bawat tao sa pagdating ng Panginoon. Ano ba ang paraan gagawin sa paghahanda? Paano natin ihahanda ang daan ng Panginoon? Sa 4th verse, ito sa atin. Dumating si Juan na nagpabautismo sa ilan at pinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas yan ng buong lupain ng Hudiyan at ilang lahat ng mga taga-Jerusalem. At sila'y pinabautismo niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Ano po ang paraan gagawin doon sa pagdating ng ating Panginoon? Unang-unay sa pamamagitan ng pangaral ng ipangayap ng salita ng ating Panginoon, yung pagpapahayag ang wika sa kasalanan. Kailangan ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa harap ng ating Panginoon. Yung paglayo sa kasalanan ng tao ay isang paraan upang makihanda ang daan ng Panginoon. Yung pagdating ng ating Panginoon at pagkatapos noon ng wika ay yung bautismo sa pag-isip. Yung pagtanggap ng bautismo sa tubig kasi ang bautismo sa pagsisisi. Pagkatapos mo ipahayag ang iyong mga kasalanan ay tanggapin mo ang bautismo sa pagsisisi na siya ang pinangangaral ni Juan Bautista. Kaya tinawag siya ang Juan Bautista. Ibig sabihin eh, hindi sa lahat ng mga apostoles siya lang kung mayroong apelyido na Bautista. Pero kung pang Bautista, apelyido dito? Ayun. Kapagano siya ng kayo ni Juan. Pero kaya kung siya tinawag na Juan Bautista, siya kasi yung mangpabautismo. Juan na mangpabautismo. Ibig sabihin po rin. Juan Bautista. Siya ang nagtuturo na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Siya ay nangangaral sa mga ilang na ihanda ninyo ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng paglayo sa kasalanan, sa pagsisisi sa kasalanan at pagtanggap ng bautismo sa tubig kasi ang bautismo sa pagsisisi. Yun ang tuturo ng ating Panginoon. Si Juan Bautista. Si Juan namang pabautismo. Ang halimbawa kung pinakita ni Juan doon sa kanyang pangalan sa pagkanta ng Panginoon. Tuloy pa natin basta sa isang gawon. At si Juan ay nananamig ng palahibo ng kamel. At may isang pamikis na hatan sa palibot ng kanyang mga kalapang. Ng kanyang baywa. At kumakain ng mga balak at kulot
tayo. At sa inalangan na nagsasabi, sumusunod sa ulihan ko, ang lalong makapangyarihan kaysa akin, hindi ako karapat-dapat na yumukod at kumalap ng talit ng kanyang mga pangyapat. Pinabautismo kayo sa tubig, katapat mabautismo niya kayo sa Espiritu Santo. Paano ang alimbawang ipinakita ni Juan Bautista? Doon sa pag-aandang sa daan ng aking Panginoon, doon sa kanyang pangalan sa ilang rubika, siya ay nagpikamerong pananamin na mabalahin yung balat ng kamedyo sa at meron din siyang tanig balat sa kanyang baywan na kumakain lamang ng pupyutan at ng mga bala. Kasama kasi sa pag-uusin eh, yung basa ninyo yung mga pinagbabawal na pagkain at sa mga pwedeng kainin sa mga aklat ng Levitico, doon sa mga palatuntunan na nilagdali Moises, kasama sa dapat at pwedeng kainin ng tao, ang bala, ang tipakdo, lahat yan, pwede po siyang kainin. At yung pulot o pyutan, Kung diyan sino na yun, bibili ka ngayon, pala eh, man-made lang siya. Itong ginawa na, ano po, kahit pang ginagay sa rin, eh, namumuro. Eh, pero yung pure na honeybee, ay hindi gano'n. Kaya yung mga ipayin, may mga pati, sinasamahan pa yung mugad ng pupyutan, di ba yung bahay pupyutan, para masabi lang na original. Pero yun ay malinis na pagkain. Sa katunayan, yung pulot pupyutan, eh, matamis siya, pero wala siyang sugar. Pwede siya sa mga diabetic. Pwede siyang sugar na matamis na gamitin ng mga diabetic. Kaya yun ay mga bahagi ng kanyang pagtinis, ng kanyang pangarap sa ilang. Hindi siya nagsusuot ng magarang kasuotan. Meron lang siya nagsusuot ng palakal na balat ng kamelyo ang wika. At may bigkis na balat sa kanyang bewa. At nangangarap sa ilang na nagsasabi, sumusunod sa ulihan ko, ang lalong makapangyarihan kaysa akin, ni hindi niya ako karapat dapat na yumukod at magkalat ng tawit ng kanyang pangyapat. Siya ang nagpabautismo ang wika doon sa bautismo sa Espiritu Santo. Yung kanyang katungkulan ay ihanda namang yung daan ng Panginoon. Patagin ng daan ng Panginoon. At ipangaral ang bautismo sa tubig, ang bautismo sa pagsisisi. At yung tumarating na lalong makapangyarihan kaysa kanyang wika, siya ang seri sa inyo magbabautismo sa Espiritu Santo. Siya ang dapat sundin. Siya ang dapat natin isang palatayanan. Sa kanya tayo dapat susunod kung ano yung kanyang tuturo at ipangaral. Yung kanya lang yung kanyang pangaral sa bawat sa sarili. Nagtataglay yung mataas na pangyarihan. Kaya mga king, si Juan Bautista ay nagpakilala sa kanyang sarili ng kababaan na hindi man lamang siya karapat-dapat magkalat ng tali ng pangyapan ng Panginoon dumarating sa kanyang ulihan. Siya ay kaganap naman isang katukulang paghahanda sa taan ng Panginoon kung saan lahat ng mga tumangga sa ating Panginoon tumiwalay sa kanyang kasalanan pagkatapos ng lahat ng mga bagay ng mundo ay kinakailangan mabautismuhan ng Espiritu Santo. Kayo, paano bang pagpapabada ibigay na halimbawa ng press, pitit na is, kagleta ni Filipo Salman. Wala po panalo pati yung batang, sino ba kung sumali sa ulang organ? Ano po panala? Arkin. Kapatid, wag kang mag-alala sa isang itatalo sa ulang organ. Ako natalo din. Hindi po ako nanalo. Tumalo sa akin si at kung malambis ko, pinano ng Japanese sa Diyon para po ito. Kaya hindi ka po nag-iisa, kapatid. Ipagpatuloy mo lang po yung pag-aaral para nakasulatan, pagpapasa, at yung pagpasa, mararating mo rin yung pangarap ni Lord Pastor. Malay mo, ikaw ay medyo ambinarya. Kapatid, hindi pa ka mag-anak ng pag-inala yun. Australia. Eh, yung Australia kayo kumamasahan. Kalapan pala kumamasahan. Ang Pastor Jeff Rivera, hindi rin nanalo ng Pastor yan. Pastor Joseph Ramos, aking pakiya sa Pastor Kaya nga po kayo mag-alala.
yung suporta ng iyong lolo at tita lolo at ang Japanese at sa pagpunas ng iyong pawis yung ating mga hindi po yung wala na tablo. Ikaw ay nagbigay ng malaking inspirasyon sa mga bata. Kaya papatuloy po niyo yan at ating araw maraming ikaw na tumakayo dito at nangangaral na salita ng ating Panginoon. Ikaw na yung buwan na nangangaral sa ina na patagin ninyo ang tahan ng Panginoon. Ikaw na yung maghahanda ng tahan ng Panginoon. Kaya patuloy po lang ang iyong pagsisikap at sa kanyang mga magulang yung pagkabay sa pagkatingin ng bata nito para sa pagkatingin ng panahon. Dumating na siya sa kapuspusan na siya naman ang katawagin magkaanda ng tahan ng ating Panginoon. Sabi po, verse 26. At sila'y nagsiparoon kay Juan at sa kanya'y sinabi, Rabbi, iyao kasama mo sa kapuparoon ng Jordan. Mga tao dito, mga nagagawa dito. Ay nagsiparoon kay Juan na nagsasabi, Rabbi, iyao kasama mo sa kapuparoon ng Jordan na pinigyan mo patutuo na rito siya'y pinabautismo ng lalo ng lahat ng mga tao. Nang mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipagkalog sa kanya mula sa langit. Kayo man ay nagsisaksi sa akin na ang sinabi, hindi ako ang Kristo, kundi na ako'y sinubo sa unahan niya. Ang nagtatanggilig sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Gatapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo na nakikinig sa kanya yung nagkakalak. Nalubos dahil sa tinig na kasuntang lalaki, ito nga ang aking kaligayahan ay nagano. Siya ay pinakailangan ng dumakila, ngunit ako'y pinakailangan ng mga. Paano ko ang ipinakita ng halimbawa ni Juan na magpapautismo sa paghahanda sa daan ng Panginoon? Nang sabihin sa kanya, narito yung tao kasama mo doon sa ilog na hukad ay bumabautismo ng lalong maraming mga tao sapagkat ang lahat ng mga tao ay nagsisiparoon sa kanya. Hindi kanya makatanggap ang sino man bali pag ito'y pinakalap sa kanya mula sa tao. Sa COVID, kaya negative ko lang po ang kato. Kaya pa ko kayo kato. Negative po ako. Ano ang sabi nito? Ang nagtatangkilig sa babae ay ang kasintahang lalaki. At sa tabi ng kasintahang lalaki ay ang kanyang kaibigan lalaki. Yung kinakasal. Sa kasal ang man of the hour ay yung room nila. At yung nasa kanyang tabi, yun yung best man. At yung kaibigan ng lalaki na nakatayo sa siting, sa tabi o kasintang lalaki, uwi, ay nagagalak sa kanyang mga salita. Ito nga aking kalagayan ay nagagalak. Ano ba yung kalagayan ng nagagalak na binabanggit? Yung sumusunod sa kanyang ulihan na lalong makapangyarihan kaysa kanya na hindi man siya kalapat dapat na magalag ng tali ng pangyapak ng kanyang mga paa ay nando na at nagpapautismo uwi. Kaya naganap na ang aking kalikayan, pinakailangan ko nang bumaba sapagkat siya'y pinakailangan ko taas sa pamamagitan ng pagpapakabawa, ipinahayag at ipinangangal ang salita, ang daan ng ating Panginoon, yung din ang iiwang kalimtana sa bawat sa ating mga pangalaman ng salita ng ating Panginoon. Kinalami namin yung kataasan noong ating pinalaman sa makapitbagay ng ating Panginoon at ang ating kababae sapagkat tayo'y tumatayo lamang sa siping noong kasintahan ng lalaki na nakikinig na may kaligayan sa lahat ng kanyang mga salita. Bakit kailangan natin gawin at kailangan natin maging halika? Bakit kailangan natin maging halika? Sa
Apocalypse 7:12. Narito. Siya ay umakarito na sa ibabaw ng mga kaparat. At makikita siya ng bawat mata na at nanuhag si kulus sa kanya. At ang lahat ng mga kansalupay nagsisikadhoy dahil sa kanya. Gayun din siya. Ano po ang banggit ng mga kasalupay? Yung Panginoon na ipinaganda ng daan ni Juan Bautista. Nang dumating ang kapanahunan, ay ipinuhos ang kanyang kamay mahalan ng dugo sa katubusan ng kasalanan ng bawat kasalan. At tinanggap doon sa kalangitan, ay muling paririto ang wika na nasa ibabaw ng marapa. Dahil doon, makikita siya ng lahat ng mga mata, maging mga nagsiulos sa kanya. Ano pong ibig sabihin? Makikita natin siya ng lahat. Maging nung mga gumawa ng katampalasagan sa ating Panginoon, makikita siya sa lahat ng mga sarap at sitahas na dumarating ang rin. Muling paririto ang ating Panginoon. Kaya kailangan natin maging handa. Kaya kailangan natin ianda ang daan ng ating Panginoon. Kaya kailangan natin kaya hanggang parati sa pagdating ng kasintahan na natin. Kailangan natin paghandahan, handa-handahan. Sapagkat siya muling paririto at ang lahat ng mga kansalupay magsisitagun sa kanyang awit. Sapagkat yun ang dakilang araw kung saan ang lahat at bawat sa sabi makatatanggap ng gantimpala ngunit sa lahat ng mga hindi na susunod. Kaparusahan, wala ko. Kayo din ang wika. Siyanwa ay dumutukoy sa ating Panginoon. Ano ba ang pagsasamahan nung hindi tayo handa sa pagdating kamulihin ng ating Panginoon? Yun tayo ay malibang sa buhay natin ngayon. Yun tayo ay malibang doon sa mga makabagong technology na makakalutan na natin yung araw at oras na kami sa Panginoon. Gaya po sa Sabado o sa Atenta sa Lipo na Dabas. Kung saan ang pinananawagan kay Bigalita Arinas at ang iyong tinatawag ng isang panalangin, pagdaitinang panalangin na iubukol natin para sa lahat ng mga binakuan ng karamdaman at ang COVID sa buong daigdig, mga kapatid, inaanyayahan namin na na tayo makibahagi. Buksan natin itong bahay sa bahay. Kung meron tayo yung limited time manood ng live streaming, yung mga kapatahan, yung mga lahat, kung baka kung bibilangin ko dito, baka wala ka sa ako, yung walang cellphone. Sigurado kayo, pati ba tingnan nyo yung cellphone. Makibahagi tayo mga kapatid. Sapagkat ang sama-samang panalangin ay malaki ang nagagawa doon sa taong may karamdaman at sa taong nagkaranas ng kalungkutan at kamatisan dahil sa katuon ang tinatawag ng karamdaman. Kaya, huwag tayo magpakalibang ng karamdaman. Paglaanan natin ang oras ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay darating ang uwika at makikita natin ang kanyang pagdating. Kaya kailangan natin handa ang daan ng ating Panginoon. Kaya ano ang kasamaan mo sa mga handa? Hindi handa. Dos de salone. Cuatro, uno. Con dos de salone cada uno, siete y cada nueve ingresa. A cayó un mga pinigati. A pinigyan ang kasama na. Cayó un mga pinigati. Yung mga mekanis ng pagsubok sa buhay. Yung dahil sa salita ng Diyos, yung dahil sa paghahanda sa daan ng Panginoon ay binigyan ng pabighatian. Sinubo. At kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingan yung mga dagdanas ng katalamagian. Ay kasama namin ang wika na bibigyan ng kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoon Jesus mula sa langit na kasama ng kanyang mga hebe, ng kanyang kapangyarihan na nasa nag-iingas na ako.
asawa ng kanyang mga anak. Sa pamagitan ng kanyang katilingas ang pangyari ng ako. Ang lahat ng mga pinighati at nagkaalam sa katalang katilingas ay bibigyan ng ating Panginoon ng kanyang kapahingahan sa kanyang pagpapahal. Diba sabi ko pa lang kasulatan? Pagdating ng araw na yun, papahirin niya ang luha sa ating mga mahal. Hindi po yung literal ng luha papahirin pa kayo. Kung hindi yung lahat ng mga nagdanas ng kadalabatian, aalisin niya ang lahat ng mga kadalabatian ito. Sa langit, hindi na magdanas ng kadalabatian. Kung hindi, ikaw ay bibigyan sa pamagitan ng pagkakahayag ng ating Panginoon ng kapayapaan. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa lahat ng wika na hindi nagsisikalima at hindi nagsisikilala sa ating Panginoon na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon na mula sa kasalatian ng kanyang kapanginoon. Ano po ang mandit ko na tatanggap ng kaparusahan walang hanggang kapahamakan. Gano'n po? Kapahamakan o kaparusahan walang hanggang. Ibig sabihin, kaparusahan walang katapusan. Yung gusto mo nang mamatay ay hindi ka pa mamamatay. Sapagkat yung kamatayan na yung nararanasan ay kamatayan sa kaparusahan ng ating Panginoon sa lahat ang hindi mga nagsikilala, sa lahat ang hindi nagsikalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Lahat ng yun, mga kapatid. Lahat ng mga na hindi nagsikalala sa daan ng ating Panginoon. Sa lahat ang hindi kumilala sa kanyang Ebanghelyo. Ang wika, ang kanilang hantuman ay doon sa kapahamakan, kaparusahan, walang hanggan. Ngunit doon sa lahat ng nagsipaganda ng kanilang mga daan, sa pagbabalik ng ating Panginoon, bibigyan silang lahat ng kapalatigan o ng kapahingan. Hindi ba napakagaling at napakasaya sa damdamin na pagkatapos ng mga hirap natin ito sa mga araw at oras na ginugugol natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ba napakasarap at napakasaya sa damdamin pagkatapos ng maraming mga pagtitiis, pagkatapos ng maraming pagsuko, kailangan at ulit-ulit ang mga pagsuko na walang hindi kananiwan na dumarating sa ating buhay at pananampalataya. Meron parang araw na tayo bibigyan ng kapayagan ng ating Panginoon at kailan yun? Sa pagdating na muli ng ating Panginoon ang wika sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng mga nagsitalimas ng wika, bibigyan kapangyarihan. Noon ay si Juan ang naghanda ng Panginoon. Ngayon naman, sino ba ang kanyang ng ating Panginoon para maghanda ng daan ng ating Panginoon? Sabi ko sa mga ito, 28. Nang ating Panginoon ay mamatay. At pagkalipas ng tatlong araw, araw yun ng sahab, si Maria at ang kanyang mga kasama ay naparoon upang dalawin ang lilingan ng ating Panginoon. Nang sa kanilang pagkatingin sa lugid na pinaglilingan sa ating Panginoon, ay nakita nila itong bukas. Nung makita nila itong bukas, sila tumasok at namangha at labis ang pag-alala sapagkat nawawala na doon ang labi ng ating Panginoon. Kaya sila'y natitibihan na lumabas at sa kanilang paglabas. Tapos sila sa daan ng wika na sabihin natin ito sa mga apostol ng wika. Sinalunan sila ng ating Panginoon. Sabihin niyo sa aming mga alagad, magkikita kami o magkikita tayo sa bundok ng isang kalilingan.
at kanitor, ng sine, sumapit ka sa mga apostol. Ay, nagkin, nila yung mga kagaya sa mga apostol. At sila yung napanood, doon sa tagpuan, sinabi ng ating Panginoon sa mundo, doon sa Galilea. At kung saan, nang makita siya ng kanyang mga lagar, ay niyakap ang kanyang mapapag, ang kanyang mapinti, at sinamba ang ating Panginoon. Ngunit meron din ang mga lagar na hindi makapanumaga at nagkakailangan sa ating Panginoon. Panginoon. Yun yung nagsabi, maalik ang mga Diyos po yung aking talit sa punta sa kanyang mga kamay. Sa kanyang tagir, hindi ako nakasabay. Noong pagkakataon yun, ay sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga lagad, lumapit si Jesus sa kanila at sa kanyang kinausap, ay sinasabi, ang lahat ng kapangalan sa langit at sa lupa ay nalagay na sa akin, sabi ng ating Panginoon Kristo. Dahil dito ay magsiyawala kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa kung sila yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yung panahon, ibinigay ng ating Panginoon. Pagkatapos na magparang sa libingan, sa bundok, sa kalidera, sa piling ng kanyang mga alagad na kanyang sinabi, gawin alagad ang lahat ng mga bansa na bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang kapamalaan sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. May dinuro, may dinuro ninyo sa kanila ang wika na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na sa inyo inyunus ko. At narito ako'y sumayon sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sangon ni Buhay. Ang Panginoon sa kanyang patuloy, pinagpapilihan ng kanyang mga at tayo ngayon bilang pangamana ng palataya sa loob ng iglesia. Itong iglesia na ito na pinaglagyan ng parang pangalan ng ating Panginoon. Itong iglesia na itinayok ng ating Panginoon sa Jerusalem. 2,000 taon mahigit na ang nakalilipas. Na magsasakit sa kanyang sentenaryo sa taong 2,000 kung saan inariyan po ang lahat, lalo na po ay mga mga kapatid sa iba't ibang mga bansa, kasi iba't ibang mga tao, na magsiuwi at makibahagi doon sa taunang pagdiriwang, sa isang taon, sa isang taong pagdiriwang sa sentenaryo ng iglesia. Yung iglesia na tinayo ng ating Panginoon. At dito sa Pilipinas, ito matin, July 24, 1920. Tayo bilang kagubilinan ng ating Panginoon na magkaanda ng lahat. Ang kanyang utos, magsiyang na kayo. At inyong ikamana sa buong sanglibutan ang bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. At gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Yun ang natitira natin utang. Doon sa 15 years development program, yung missionary works. Kaya yung last 5 years, ito po yung 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Missionary works. Na hindi na hanggang ngayon ay bigo pa tayo. Ngunit habang tayo'y mayroong buhay, hanggang meron tayong mga lakas, at hanggang meron tayong pagkakataon kung binibigay ng ating Panginoon, tuto pa rin natin yung parati yung kanyang tagubili na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ipagpapatuloy na. Hindi tayo titigil, hindi tayo ito. Hindi tayo, kung tayo na mabigo ng mga nagkaan-adaw, hindi tayo mananatiling bigo sapagkat hanggang tayo na ang harap, hanggang tayo may pananalis, hanggang gusto natin gumawa, nandoon sa atin ang pagkakataon na ihanda ang daan ng Panginoon na gawing alagad ang lahat ng mga tao na sila'y pautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na inyong itulong sa kanila ang wika na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay sa sinyo'y aking itinuro at ako'y sa inyong parati hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ang katunayan, ang sabi ng Apokalipsis, makikita natin ang pagdating ng Panginoon noon sa itaas. Kaya, meron na tayong ang tungkulin ito, mga kapatid, ay hindi nakasala lang sa pangalawang obispo o doon sa ating nakalangkala ng obispo, Obispo Cyril Villagos Jr.,
hindi nakasalanay lang sa tagapangulo na tutulungan ng mga batas, Pastor Renato Reyes, hindi nakasalanay lang doon sa balikat ng Haligang Iglesia, Pastor Romeo Lucas, hindi nakasalanay lang sa balikat ng inyong mga pastor, ng inyong mga diakonis, hindi nakasalanay lang sa sino man, hindi ito'y nakasalanay sa balikat ng bawat isa sa atin. Ang sama-samang paggawa, ang sama-samang pagsunod doon sa mga tagubilin ng ating Panginoon ay tungkulin natin lahat na itaguyod ang layunin ng ating Panginoon. Ihanda ang talentaan hanggang sa kanyang muling nagpareto. Gawin agad ang lahat ng mga bansa. Kaya pinatituro ang lahat ng mga Panginoon na narinig sa bigay ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi ikwalay sa atin hanggang sa katapusan ng sarili. Kasama natin lahat. Kaya hanggang nasa atin ang Panginoon, hindi tayo manatiling bigo. Kaya sa taong ito, kasama sa 7 points, at yan ang nakikinig ka bahay ng kanina, sa pamagitan ng Ministro ng Publikasyon at ng Ministro ng Misyon at Propaganda, muli natin bubuhay ang itatakawin. Yung missionary works, dapat tayo magkagumpay. Kaya ang unahin natin, sino? Yung ating mga sambahay, yung ating mga kaibigan. Ang hindi sumasampalataya ay parurusan. Kaya, yung paghahanda na gagawin natin, hindi lamang sa pagkilala at pagpapakababa sa harap ng ating Panginoon, paghuhugas ng kasalanan sa pamamagitan ng bautismo, sapagkat yun ang tinuturo ng Panginoon sa kawat sa atin. Paano po natin gagawin yung mga bagay ito na masakit? Sabi po sa puno ng Apostol Pablo sa Diyos, Timoteo 4, 1 hanggang 2, pretensya. Ipinagtatagubilin ko sa inyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang maghuhukom sa mga buhay at mga patay. Sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumuwata ka, sumuway ka, mangaral ka na may buong pagpapainom at pagpapainom. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa pamagitan ng Apostol Pablo? Ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon sa kapanahunan at sa di kapanahunan, sapagkat yun ang tuhunin ng bawat sa atin. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka, na may buong pagpapainuhod at pagtutunod. Yan ang tuhunin ni iniwan sa bawat sa atin. Bilang maraman ng bilang mga inihanda ng Diyos upang ihanda ang daan ng ating Panginoon na kanyang pinagkagubilinan patapos na may bigay sa kanya kapangalan sa langit at sa lupa, gawing alagad ang lahat ng mga bansa, dalawang marapatin at palayan ng Panginoon at tawag.